Hello mga ka-agri, nakita niyo po ba ang palayan na ito? Nadaanan ko lang po ito habang ako ay nagmumotor. Bigla akong na-curious nung makita ko ang itsura ng palay. Sa unang tingin, at kung tingnan mo sa malayo, makikita mo na hinog na ang ibang butil at ang iba naman ay hilaw pa at halos hindi pa nga fully developed ang mga butil. Iniisip ko hindi lang sabay-sabay ang paghinog. So, out of curiosity, bumaba ako sa motor para tingnan ko ang status ng palay. Hindi ko rin alam kung sino ang may-ari nito. Noong nilapitan ko, nagtataka ako kung bakit manipis ang mga butil at ang iba ay totally walang laman. Yung hinog na nakikita ko sa malayo ay hindi pala hinog, kundi mga butil sa uhay na patay na at walang laman. May pailan-ilan na may laman pero hindi rin mapintog. Kumbaga, hindi na-develop ng husto ang butil. Ang unang diagnosis ko ay dahil sa steam borer dahil may nakita din akong pailan-ilang whiteheads or uban. Pero ang kaibahan lang, hindi naman matatanggal sa puno ang uhay kapag hinila. So, hindi siya dahil sa steam borer. Hindi rin tiyangaw o atangya dahil hindi naman nangingitim ang bunga. Walang amoy ng atangya at higit sa lahat, wala akong nakikita ang atangya sa palayan. So, after ng careful observation, nakita ko ang dahilan. Ang sanhi ng problema ay fungus na tinatawag na neck and node blast or pamumutok batok at pamumutok buko. Ngayon, alamin natin kung ano ba ang neck blast or node blast at ano ba ang nagagawa nito. Ang blast ay dulot ng fungus na magna forte o rhizae. Maaari nitong maapektuhan ang lahat ng bahagi ng palay, partikular sa mga nasa ibabaw ng lupa gaya ng dahon, kwelyo o collar, buko or nodes, batok or neck, mga parte ng uhay at minsan maging ang mga talukap ng dahon. Ang pamumutok ng buko at batok, node and neck blast, ay madalas sabay na nangyayari at mayroong magkatulad na sintomas. Kapag mayroong pamumutok ng buko at batok ang palay, maaaring magdulot ito ng pagkaunti o pagkawala ng butil. Bakit at saan ito nangyayari? Ang blast ay maaaring makita sa mga bahaging mayroong blast spores. Nangyayari ito sa mga lugar na may mababang halumigmig o low moisture, may madalas at matagal na pag-ulan at may malamig na temperatura sa umaga. Sa mga palayang katihan, ang malaking pagkakaiba ng temperatura sa araw at gabi ay nagdudulot ng hamog sa mga dahon. Ito ay nakapagpapalala sa paglaganap ng sakit. Maaaring magkakaroon ng blast ang palay sa kahit anong yugto ng paglaki nito, ngunit nababawasan ang paglaganap nito habang tumatanda ang pananim. Kapag nasa hustong gulang na ang palay, hindi na ito madaling kapitan ng sakit. Paano ito matutukoy? Una, suriin ang buko at batok ng uhay kung mayroong mga sugat at pagkabulok. Ang pamumutok buko ay nangyayari sa isang banded pattern. Ang mga sugat sa buko ay maitim hanggang malaabong kayumanggi, blackish o grayish brown. Kapag may sakit ang buko, maaari itong magdulot ng pagkaputol ng pinakapuno ng uhay. Ang pinsala ng pamumutok batok ay sugat na malaabong kayumanggi o grayish brown ang kulay na pumapalibot sa batok hanggang sa maputol ang uhay. Kapag ang sakit ay naminsala bago ang pagmamalagatas o milky stage, walang mabubuong mga butil. Kapag naman nangyari ito pagkatapos ng pagmamalagatas, mababa ang kalidad ng nabubuong mga butil. Ang pamumutok ng buko at batok ay nagdudulot din ng puting uhay o uban or whiteheads na kahalintulad ng panginginain ng stem borer. Ang mga uban na dulot ng accept o stem borer ay maaring mabunot mula sa pananim. Mahihiwalay ang puno sa bahagi kung saan pumasok ang peste. Sa kabilang banda, hindi nabubunot ang puno kapag blast ang naminsala sa pananim. Bakit ito mahalaga? Ang blast ay isa sa mga pinakamapinsalang sakit ng palay. Malaki ang kabawasan ng ani kapag tinamaan ng sakit na ito ang pananim dahil direktang naaapektuhan ng blast ang mga uhay. Paano ito pangangasiwaan? Ang pangunahing paraan upang masugpo ang blast ay ang pagtatanim ng mga variety ng palay na hindi madaling kapitan ng sakit. Maaari rin namang gumamit ng iba pang paraan upang masugpo ang sakit tulad ng baguhin ang panahon ng pagtatanim, ihasik ang mga binhi ng maaga hanggat maaari pagkatapos ng umpisa ng tag-ulan,
Hatiin ang paglalagay ng patabang nitrogen sa dalawa o higit pang paggamit. Ang labis na dami ng abono sa lupa ay nakapagpapalala ng impeksyon dulot ng blast. Tubigan ang palayan ng mas madalas hanggat maaari. Para mabawasan ang blast, ang mga abonong silikon, halimbawa calcium silicate, ay maaaring gamitin sa mga lupang kulang sa silikon. Ngunit dahil sa mahal ang abonong silikon, kailangan gamitin ng tama ang naturang pataba. May mga mas murang mapagkukunan ng silikon. Katulad ng dayami, mayroon itong mataas na taglay ng silikon, kaya ito ay maaaring gamiting alternatibong pagkukunan ng silikon. Kailangang mag-ingat kung gagamit ng dayami. Siguruhing hindi ito nagkaroon ng blast sapagkat ang fungus ay kayang mabuhay sa mga dayami. Ang paggamit ng mga nahawang dayami bilang pinagkukunan ng silikon ay maaaring magpapalaganap lalo ng sakit. May mga fungicides tulad ng triazoles at strobilurins na maaaring gamitin sa tamang paraan upang masupo ang blast. Maaari ring gumamit ng ibang fungicides tulad ng Armor at Wonder. Kapag Armor ang gagamitin, mag-apply ng isa't kalahati hanggang dalawang kutsara sa isang 16 liters knapsack sprayer. Kapag Wonder naman ang gagamitin, mag-apply ng 3 hanggang 6 na kutsara kada 16 liters knapsack sprayer. Maaring mag-spray ng Wonder sa mga seedlings pa lamang ng 2 beses kapag ang dahon ay nasa 3 hanggang 4 na. Muling mag-spray ng Wonder sa panahon ng pagsusuwi at sa panahon ng pamumulaklak. Ulitin ang pag-spray kung kailangan. Ang paglalagay ng fungicide sa panahon ng pagsasapaw ay maaaring maging epektibo sa pagkontrol ng sakit na ito. At dito po nagtatapos ang aking video, mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!